Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May pagkakataon na kapag nalalasing ang isang tao, nawawala siya sa kanyang sarili at nakakagawa ng hindi kaaya-aya. At ang nakakalungkot nito, maaari siyang mapahamak ang taong nasa paligid niya at mahantong ito sa isang krimen. Yan ang sinapit ng isang foreigner sa Cebu. March 17, 2024, pumotok ang balita na isang Amerikano ang binaril ng isang sikat na rapper sa Cebu. Nakuhanan pa nga ng CCTV ang mga pangyayari. Ang biktima ay agad na itinakbo sa ospital matapos ang pagbaril. Ano nga ba ang nangyari at sinapit iyon ng foreigner? Ano ang motibo ng rapper na bumaril? Ang biktima ay kinilalang si Michael George Richey, 37 years old. Si Michael ay isang MMA professional fighter na naninirahan sa Cebu. Sa social media account ni Michael, makikita na siya ay isang dating sundalo sa US Army. May isa din siyang post sa social media na nagvo-volunteer si Michael para tumulong sa mga nasalanta ng hurricane sa Amerika noon. May kumalat naman sa social media na dalawang babae ang iniuugnay kay Michael. Ang isa ay kanyang girlfriend na Pinay mula Cebu at ang umano'y asawa ni Michael na isang Thai. Base sa social media post ni Tisay, ang Pinay na karelasyon umano ni Michael, sila ay may dalawang anak. Makikita naman sa kanilang mga larawan na sweet sila sa isa't isa at masaya ang kanilang relasyon. Meron din silang mga video sa TikTok kung saan makikita ang dalawa na sumasayaw o sinishare ang nangyayari sa kanilang buhay. Sa isang social media post naman ng asawa ni Michael na si Amy na isang Thai, tila isang seremonya ng kasal ang naganap sa pagitan ng dalawa ng taong 2016. Mayroon na rin silang dalawang mga anak. Subalit taong 2020 pa ang huling larawan ni na Michael at Amy na magkasama nang umampon sila ng dalawang pusa. Ang lalaking suspect naman ay kinilalang si Jed Andrew Salera o mas kilalang Range 1999. Si Jed ay ipinanganak ng February 6, 1988 sa Boljon, Cebu. Si Jed ay sikat na singer-rapper at marami na din siyang mga event na dinadaluhan. Ilan sa mga tumatak niyang kanta ay Ox na ako, Move On, Relax at marami pang iba. Nakapaglabas na din si Jed ng isang album. May pagkakataon din na nagpupunta sa iba't ibang probinsya si Jed para mag-perform. Umibida na din siya para sa mga music video ng sarili niyang kanta. Bukod doon, naging flip-topper din si Jed noon. September 2023 na magkaroon si Jed ng mild stroke. Pero agad naman siyang nakarecover matapos ang isang buwan. Maganda ang takbo ng karir ni Jed at maraming may gusto ng kanyang musika. Subalit lahat ng ito ay mawawala sa kanya sa isang iglap. Ang pangyayari. Ang kwento ay mula sa isang malapit kay Jed na alam ang nangyari. March 17, nasa isang bar sa Cebu si Jed kasama ang kanyang mga kaibigang babae at lalaki. Maya-maya pa, lumapit sa kanilang grupo ni na Jed ang dalawang lalaking foreigner. Tinanong sila ng mga ito kung pwede ba silang makiparty kina Jed. Ang isa nga sa mga foreigner ay si Michael. Pumayag naman ang grupo ni Jed. Nung una, maayos naman ang lahat. Masaya silang nag-iinuman at nagkwekwentuhan. Subalit makalipas ang isang oras at dahil na rin siguro sa kalasingan ni Michael, hinipuan at binastos daw umano ng foreigner ang kasamang babae at kaibigan ni Jed. Nagsumbong si Jed sa mga bouncer ng bar para sawayin ang ginagawa ni Michael. Gusto ni Jed noon na paalisin na ng management ng bar si Michael o hindi naman kaya ay tumawag na lang ng mga pulis. Subalit sumagot daw ang management ng bar kay Jed at sinabing siya na lamang ang tumawag ng mga pulis. Doon na daw nagsimula ang away sa pagitan ng grupo ni na Jed at Michael. Nagkahabulan pa nga raw sa labas ng kalye. Pinalabas naman umano ng bouncer si Michael pero hindi ito pinauwi at nanatili lang sa tapat ng bar.
Sa kuha ng CCTV bandang 6:30, makikita na nasa hotel compound si Michael sa tapat ng bar at napapalibutan ng mga lalaki. Maya-maya pa, dumating na si Jed sakay ng kanyang kotse. Makikita na tila kinukuyog ng mga lalaki si Michael dahil nakapalibot ang mga ito sa kanya. Sumunod ay sinipa si Michael ng isang lalaki na nakasombrerong pula. Napunta tuloy si Michael sa tapat ng driver's seat kung nasaan si Jed. Maya-maya pa, gumalaw na ang kotse, umatras at pumunta muli sa direksyon ni Michael. May ilang nagsabi na tila nasa isip ni Jed noon na sagasaan niya si Michael. Nang tumigil ang kotse, nilapitan ito ni Michael. Makikita sa video na bumukas ang pinto ng driver's seat. Pagkatapos ay lumabas na si Jed at bigla namang humandusay si Michael. Doon na pala binaril ni Jed ang foreigner. Bumalik sa kotse si Jed at nag-drive palayo. Ang mga taong nagkukumpulan ng una ay tila kumaripas ng takbo at ilan sa mga babaeng kasama ni Jed ay pinapakalma siya. Agad namang dumating ang mga pulis at ambulansya. Itinakbo sa pinakamalapit na ospital ang biktima. Makalipas ang 4 na oras, naaresto na si Jed. Ito ay matapos makakuha ng impormasyon mula sa mga witnesses at kasama mismo ni Jed noon sa bar. Sa isang balita naman, sumuko umano si Jed sa tulong ng kanyang manager. Ayon sa manager ni Jed na si Paul, nakareceive siya ng text mula sa rapper. Ito daw ay matapos ang krimen at habang papunta na pala si Jed sa kanyang bahay. Base sa text ni Jed sa kanya, "Pre, tulungan mo ko, nakabaril ako. Isuko mo ako, dalhin mo ko pre sa istasyon ng mga pulis." Nang mabasa umano ito ni Paul, nagulat siya at nang dumating si Jed sa kanilang bahay, ay agad niyang dinala ito sa police station. Sa pagkwento ni Paul, inamin sa kanya ni Jed ang lahat na nangyari. Nagalit daw si Jed dahil binastos ni Michael ang mga kaibigan niyang babae at hinawakan pa nga ang puwet ng mga ito. Ayon sa ilan, may malaking respeto daw sa babae si Jed kaya hindi nito iniwan ang mga kaibigan. Tumawag ng bouncer ang rapper para sawayin si Michael. Pinalabas naman ng bouncer si Michael kaya nagdesisyon si Jed na uuwi na silang magkakaibigan. Kaya nga umano lumabas si Jed ay para kunin ang kotseng sasakyan ng kanyang mga kaibigan pauwi. Sa huli, sinabi ni Paul na nagsisisi si Jed sa kanyang ginawa at nagkaroon pa ito ng isang nervous breakdown matapos ang krimen. Nang una ay kinasuhan lang si Jed ng frustrated murder dahil nasa ospital pa ang biktimang si Michael. Bukod doon, napatunayan din na walang lisensya ang baril na ginamit ni Jed sa krimen. Kaya dinagdagan ang kaso niya ng possession of unlicensed gun. Sa panayam kay Jed sa kulungan, inamin niya ang krimen. Sa kanyang silaysay, minura at binastos umano ni Michael ang babae niyang kaibigan. Dagdag pa niya, hindi naman niya magagawang barilin ito kung walang ginawang masama ang dayuhan. Pinagsabihan pa nga umano niya si Michael na itigil ang ginagawa niya sa mga babae. Marahil nga ay dahil lasing, hindi na umano nakinig si Michael sa kanya. March 19, 2024, lumabas ang balitang pumanaw na si Michael mula sa mga tinamo niyang pinsala matapos siyang barilin ni Jed. Hustisya naman ang sigaw ng girlfriend ng biktima na si Tisay. Nag-post ito ng larawan kasama si Michael at sinasabing napakabait na tao ng kanyang boyfriend. At dahil namatay na nga ang biktima, itinaas ang kaso kay Jed ng murder at kasalukuyan pa din siyang nakakulong. Patuloy pa din ang investigasyon sa kanyang kaso. Samantala, mariin namang pinabolaanan ng Malabo Police Station ang sinasabi ng abogado ng suspect. Nilabag umano ng mga pulis ang regulatory period dahil lumipas na ang tinakdang panahon mula nang ikulong si Jed kahit wala pa namang kasong na isasampa sa prosecutor's office. Nagtungo ang kanyang mga abogado at hiniling na palayain ang kanyang kliyente sa lalong madaling panahon.
Sinabi naman ng mga pulis na nakilala na nila ang lalaking nakunan sa CCTV na sumipa kay Michael. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Naniniwala kaya dahil sa epekto ng alak kaya nagawa ni na Jed at Michael ang kanilang mga nagawa? Kung saan binastos umano ng foreigner ang mga kasama ni Jed? Sa tingin nyo, dahil kaya sa kalasingan at nagawa ni Jed ang kanyang nagawa o dahil sa galit at inilagay niya sa kamay ang batas? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!